Good evening, Pastor Shem. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, marami na tayo. Ayan, seven. Kasama na yung seven participants. Ayan, good evening po sa inyong lahat. And advanced training po tayo ngayon. So, I hope you guys invited your friends and your relatives. Ayan. Good evening po, Sir Jamar. So, another advanced training po para sa ating lahat. So I hope na mas marami po tayong matutunan actually, no? So technical analysis too, at ang ating guest speaker po is matagal na rin po nagte-trade, no? In fact, nasa stock trading po siya before. Pero the reason kung bakit siya nag-shift into forex trading, eh tanong natin po sa kanya later, no? So sa mga nasa chat po natin, nasa attendees po natin, sino po ang first timer? Meron po bang first timer, meaning first time umattend sa Tikmil webinar or first time din pong umattend ng forex trading webinar? Meron po? Patingin nga ng mga pangalan. Ayan, meron daw si Sir Roberto Fernandez. First time po umattend ng Tikmil webinar and forex trading webinar. Ayan, so both yes. Actually, Sir Robert, ano po eh, pang ilan na ba natin to? Pang-apat, ano? Ayan, so hello po Sir Aaron. Ayan, pang-apat na araw po ito ng webinar natin. So ang una po is yung beginners training natin, which is yung business forum. Second is yung navigation po ng ating platform, which is MT4. Then yung technical analysis 1 and 2. Ayan, si Sir Jamar is also a big first timer sa ating Tikmil webinar. Pero si Sir Jamar meron na pong experience sa forex trading. Tama po ba? Chat lang po kayo. Kaya ko po tinatanong kasi actually kanina hindi ko na po nakita kung sino ang early bird, no? Ibig sabihin, yung mga early bird po, meron po kasi silang nakukuha na corporate giveaways from Tikmil. Imagine, libre na yung ating webinar, namimigay pa tayo ng free corporate giveaways po, no? Ayan. So, welcome po Sir Jamar and Sir Robert. Ayan. So sa mga, ito sina Sir Millard, ayan, natatandaan ko kasi mga nananalo rin sila sa mga, ano natin, Wheel of Names, Early Bird, or ka-highest pointer natin. Si Sir Salvador, welcome po. Ayan, kamusta po? Just Tony Morcon. Ayan, kamusta po? Welcome po sa ating Tikmil webinar. So, bago po tayo magsimula, no, so since meron pa naman tayong oras, mag-a-announce na rin ako. Meron po tayong video contest under TikTok, Reels, or YouTube po yan. Ang contest na po niyan is basta ipopromote nyo lang po, or parang nag-create kayo ng video using Tikmil as your broker while trading. And of course, kailangan pong kasama yung face ninyo at least kahit ilang segundo. Bakit po? Para at least alam po natin na kayo po mismo ang gumawa ng inyong video. Ayan. So para alam po natin na talagang kayo yung gumawa ng video. Okay? So if interested po, itatag nyo lang po ang Tikmil Philippines para po i-post nyo yung video, and paki-post din po sa personal Facebook account ninyo. Okay? So i-extend po natin 'yan. Requested actual hanggang January. Supposedly December 8 po yung ating final or last day ng submission. Pero as requested, siguro po i-extend po natin to hanggang January 30. So kahit po mga estudyante na marunong na mag-trade, pwede pong sumali. With verified or hindi pa po verified yung account, pwede po kayong sumali. Okay? Then yung demo account contest natin kakatapos lang, no? So I'm not sure if magkakaroon pa tayo before this year ends, pero looking forward na January meron tayo. Okay? Good evening din po, Sir Hospicio. Kumusta po? Ayan, taga-Leyte si Sir Hospicio. Tama ba? Hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ay, kalabaw. Ay, sorry. Sorry, nagulat lang. May nangulit. Ayan. So, and meron po ba tayo, yung mga hindi po naka-attend nung first, second, and third natin, pwede naman po natin
i-send sa inyo yung copy. However, dun po sa mga hindi pa po verified yung account or wala pa pong registered account sa Tikmil, ang may forward lang po namin sa inyo is yung beginner's training natin. Ibig sabihin, yung advance, kailangan po kayo na naka-registered, meaning nakapag-submit po kayo ng documents, valid ID, at saka po proof of address or billing statement. Pinakamabilis po siguro para sigurado na makakuha kayo ng billing statement or proof of address, barangay clearance po. Mas mabilis po yan ma-approve. And make sure na kung let's say sa barangay clearance may nakalagay na photo, please lagyan nyo po ng picture ninyo. Ano po? Ayan. Ayan. Sana po more educational videos. Yes po, Sir Alvin. Lalagay din po natin yan, no? So, again, ito pong webinar natin is for educational purposes only, no? At least meron tayong disclaimer natin na hindi po ito for any investments. For ano lang po tayo? Education, para matuto po ang bawat isa. Ang pinaka-goal po kasi natin, at least one successful forex trader per household. Yan po ang vision ng Tikmil, vision po natin. And actually, kasama ko po ang mga IBs natin na iisa ang vision. And yun po ay isang goal natin. And I hope na makasama rin namin kayo, no? Lalo na sa mga kabataan ngayon, na alam naman natin na nauubos yung oras nila sa paglalaro lamang. Pero at least matulungan po natin sila at maturuan natin sila. Then mas maganda po yung magiging outcome, kasi additional information para sa kanila and opportunity na rin po while let's say kung maghahanap ng trabaho, while waiting, yun po magagamit po nila ang forex trading. Okay? So wala na po ba sa bago? Sino pa bang bago natin, no? Ayan. Demo pa lang daw si Sir Roberto. Okay lang po, kahit po demo. In fact, marami pong nagde-demo. O di, tama ako. Si Sir Hospicio nga ay galing from Leyte. Ayan. So, ilan ba po tayo? So, we are now 19. Invite pa po kayo para mas maganda po kasi meron po tayong i-discuss. I know naman si Pastor Shem will give us a lot of information tonight. And then, dun sa mga hindi pa po nagde-dinner, at least kahit pa paano meron po tayong ano, biskwit sa tabi or any snacks habang nanonood po at nakikinig tayo ng webinar tonight. Ayan, kasi po baka yung iba magutom, no? And by the way guys, non-farm payroll this coming Friday, lahat po ay iniimbitahan na umattend, lalo na po sa non-farm payroll. Ano po ba yung non-farm payroll? Bigyan ko kayo ng idea. Ito po ay isang event na inaabangan ng mga forex trader, lalo na po sa US. Bakit po? Ito po ay isang news or event na kung saan is mabilis at nakakapagpagalaw po ng market ng US. Okay? So, it sabi nga po, it can make your account or break your account. So, we encourage you guys to join. And lahat po na makaka-join ay yung mga meron lang pong registered account at nakapag-fund na at least $50. Again, nagbaba na po ang Tikmil ng minimum deposit. Basta ang gagamitin is Dragon Pay or Sota Pay. Ganyan tayo ng mga tips. Ano ba yung ititrade natin? I heard ang ititrade natin this coming Friday is gold yata, no? I-confirm yan ni Pastor Shem. So tuturuan niya tayo ano yung mga dapat tingnan, ano ba yung mga dapat naka-open, no? Pati at the same time kung ano yung mga magiging guide ninyo sa, sorry, guide natin sa pag-trade ng gold this coming Friday. Ako excited na ako kasi ang gold po talaga ay napaka-volatile, ano? So, well, kaya naman tayo nag-trade because of volatility. But what I'm trying to say is, hanggat hindi po malaki ang inyong account, let's, ano po, at least kahit pa paano, stay away po sa gold, ha? Yun lang po ang aking advice. Ayan. Kasi mabuti po yung mag-iingat po. Sabi nga, better na slow. As long as lumalaki po yung account. Okay? Hindi po yung masusunog yung account. So, malayo pa ang New Year para mag-putukan yung mga accounts natin. So, I hope you guys can attend. Again, $50 na lang po yung minimum deposit natin. So, hindi na po ganun kataas na last time po is $100. Okay? So, guys, we are now 25. Kasama po ang ating mga, kasama po ang mga speakers natin na kasama natin ngayon. So, dun sa first timer, advice lang po namin kayo, no? This is also might be the one of the difference kung namin po dun sa mga iba pang nagwe-webinar about forex trading. So we always start and end our webinar with a prayer, and we also ano po respect
your faith, your organizations, or religion, but please do allow us na makapag-pray po para sa webinar na ito. Okay? So, since si Pastor Shem ang speaker natin, so ako na po ang mag-head at mag-lead ng prayer. Samahan niyo po ako. Father God, we thank you for this wonderful night at marami po kaming kasama ngayon na matututo at makikinig para po mabigyan kami ng opportunity na maibahagi rin po sa iba ang aming matututunan. Lord, guide mo po si Pastor Shem na kung saan na siya ang aming speaker at siya po ang magtuturo sa amin ngayon. I hope and pray, Lord, na bigyan mo po rin siya ng wisdom and knowledge para ma-share po na niya ng mas maayos, mas malinaw ang lahat po na ituturo niya ngayon with his experience po sa larangan na ito. And we hope, Lord, na patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa at bigyan ng katalinuhan ang bawat isa para po kami ay magkaroon ng maliwanag na pag-iisip sa pag-attend po ng webinar ito. Ngayon, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at binibigay ang papuri in Jesus' name. Amen. Ayan. So guys, start tayo, no? 6:02. So guys, bago tayo mag-start, ipakilala ko po yung guest speaker natin. Kahapon, nakilala niyo po si Sir Aaron. Siya po ay actually newly grad po si Sir Aaron. And mas pinili po niya yung magturo at mag-aral. Actually, mag-aral at magturo kasi everyday naman po we learn, ano, doon sa ating pag-trade. And mas pinili po niya ang forex trading. So, mag-seminar po or mag-webinar po ulit sa bukas, siguro po tanungin din natin siya sa part na yon. So, ngayon naman po ang kasama natin si Pastor Shem. Mabanggit ko po kanina, no, na he's been trading stocks po since 2012. So, ano ba yung difference ng stocks, ng forex, at saka ng crypto? Tanungin din natin si Pastor Shem mamaya. So, ngayon, kung ano yung experience na ma-share natin, i-treasure natin and at the same time, i-share din natin para po mas marami tayong matutunan. And we also have Sir Alvin. Isa po siya sa isang mga introducer broker na tumutulong po sa atin sa marketing and at the same time, sa analysis din po. So ngayon, let's welcome po si Pastor Shem Cristobal as our guest speaker. Pastor Shem, good evening. Good evening po, Ma'am Sally. Good evening po sa bawat isa. Pasensya na po, wala pa akong na gumagana ng video. Ayan. Although nandiyan naman yung aking image. Ayan. At later on, sa pag-share ko yung aking screen, ay makikita nyo po ang aking itsura. Ayan. So, yan po ako. At sa gabing ito ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa technical analysis. So kahapon ay introduce sa atin ang candlesticks, anatomy of the candlesticks, paano tayo maghanap ng support and resistance. Yan. At itutuloy natin ang pag-aaral sa maraming bagay pa. Yan. At siguro kanina binanggit ni Ma'am Sally yung difference ng stock market at saka ng forex trading. Yan. Kasi yung dalawang yan pa lang ang na-experience ko. Although nagtatry-try ako ng crypto dito sa Tikmil, pero mas favorable sa akin ang forex. Yan. Bakit mas favorable ang forex? Dahil unang-una yung leverage. Yan ang pinaka maganda sa forex trading. Kasi nagbibigay ang broker ng leverage. Sa stock market kasi ay 1:1 ang leverage. Ibig sabihin, para maka-acquire ka ng shares sa stock, kailangan mo ng full amount ng mga shares na yon. So kung ang full amount na yon ay 100,000, kailangan may 100,000 ka sa balance mo. Sa forex trading, dahil may mas malaking leverage na say 1:500 dito sa Tikmil, yung 100,000 na yon magiging kaano na lang siya, mga $20 yon, hindi na siya $100,000. We're speaking of dollars dito sa forex . So yun ang pinakamalaking advantage ng forex trading. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para ma-experience mo yung trading itself. Ayan.
Kaya noon pa man naririnig ko ng forex pero walang credible people na mag-a-assist para makapasok sa forex trading. Noon ay hindi pa masyadong kilala kung paano magde-deposit, paano makakapag-withdraw, yung mga bangko medyo mataas ang mga cut nila sa mga kinikita. Ayan. At itong pandemic, yan ang naging trigger para ma-loosen up, I believe ah. Kasi yun itong pandemic ko rin lang na-encounter through one credible person na nauna sa akin mag-trade sa forex. Kaya ako nag-jump na rin sa forex trading. At siguro na-experience na rin nung iba yung tinatawag na beginner's luck. No, beginner's luck. Ibig sabihin, nag-trade ka for siguro for 1, 2, 3 days yung, or yung first week mo, lahat tumama. No? Tumama lahat yung quote-unquote hula or speculation mo at kumita ka. Nangyari din sa akin yun. Kaya sabi ko, wala namang pinagkaiba. Actually, yung inaral mo sa stock market, yung mga technical analysis na inaral mo doon, mas nangyayari pa sa forex. Ang nakikita kong dahilan bakit mas nangyayari sa forex is because of the number, huge amount of traders involved. Sa stock market kasi, for example, sa Philippine context, ang tinitrade mo lang is Philippine commodities, stocks, Philippine stocks. There is about 250 stocks na meron tayo. At sino lang ang interested na mag-invest sa mga companies ng Philippines? Mga Filipinos, which is 1% lang daw. 1% lang ang nag-i-invest sa stock market na mga Pinoy. Mas marami pa nga ang money flow, ibig sabihin yung nag-i-invest from foreign entities. Yon. Kaya pagka nagkaroon ng mga gera sa ibang bansa, may mga issue sa economy ng ibang bansa, tinatamaan din ang Philippine stock market kasi pinupull out nila ang kanilang mga investment. Yon. So, kokonti ang nagtitrade at pag kokonti ang nagtitrade, mas prone sa tinatawag na manipulation. Yon. Mas prone sa manipulation. Yung tipong may dalawa tatlong grupo lang na malalalim ang bulsa, meaning mas marami silang pera na kung saan kaya nilang pagalawin bahagya yung market, yung price ng market. Ayan. At syempre tayo ng mga retailers, maliliit lang ang kaya nating invest, ay apektado tayo doon. But sa forex, napakaganda dahil worldwide ang participants. Worldwide ang sources ng nagtitrade. So para manipulate mo yung price, kailangan matapatan mo siguro 51% ng pera na meron ang buong mundo. Sino naman ang may 51% at interested mag-trade or i-invest, galawin yung buong kaperahan niya dun lang sa para lang pagalawin ang price ng isang currency pair. Ayan. So malabo na may manipulation. Ayan. So yun yung mga ilan sa plus points kung bakit ako nag forex plus sa Tikmil. No, sa Tikmil, napakaganda ng sistema. Napaka-transparent. Nandiyan si Ma'am Sally, no? Basically, nandiyan si Ma'am Sally. Yun eh. Napaka-engaging niya. Tanungin mo siya, sasagot siya. Nandiyan ang mga IBs, si Sir Alvin, si Sir Aaron, tsaka yung iba pa nating mga IBs na sumusuporta kay Ma'am Sally. Nagtutulungan para matuto nga, ma-implement yung talagang haadhikain ng Tikmil na may transparency, mabilis ang deposit. Nag-deposit ka ngayon, 1, 2, 3 seconds, nandun na sa account mo. And withdrawals, 1, 2, 3 seconds, nasa GCash mo na. I can attest sa GCash. Pero yung sa bangko, may konti lang na delay. No? Yung mga malimit mag-withdraw,
ay konti lang ang delay, mas mabilis pa rin sa GCash, pero mas preferred kasi nila sa bangko. So kahit may delay, at least mas kampante sila kung saan kayo confident. Ayun. So maraming options to deposit, to withdraw. Ayan. And ang mga tao talaga na nandito sa Tikmil, yun ang hindi mo matatawaran, no? Yun yung kaya nag-stay tayo sa Tikmil. At nagbibigay ng free webinars, no? Hindi ito tulad ng YouTube na masasabi mo, YouTube, pwede ka naman matuto eh. Kaya lang, hindi mo matatanong kasi yung nasa YouTube. Yun, bihira ding sumagot yung mga content creator nun. Yan. So, yan yung mga advantage na real traders ang iyong ka-engage sa pag-aaral. Okay. So, siguro kung may tanong pa man tayo dun sa part na yon, pwede nating pag-usapan offline at itutuloy ko na tong ating naka-prepare na pag-aaral. Ayan. At magsisimula tayo sa isang quotation from Charles Swindoll, isang pastor and author. Ang sabi niya, "The difference between something good and something great is attention to detail." Ayan. Attention to detail. Yung mas madetalye, mas inuusisa ang mga bagay, ay mas may advantage siya. Mas alam niya, no? Mas alam niya ang nangyayari, ang mga pasikot-sikot. Alam niya ang mga ginagawa, no? Paano niya makakapitalize yung situation dahil may attention siya sa details. So, yun ang gusto nating makita at ipinapresent natin from Sir sinimula ni Sir Aaron. Yung mga detalye na kailangan nating tingnan kapag tayo ay nag-i-engage sa forex trading. Okay. Kung may mga tanong tayo, halimbawa, meron kayong biglang na isip na itanong, pwede nyong i-type po dun sa chat. Huwag po sa Q&A. Dun sa chat box natin para makita natin kung ang inyong mga tanong. At as much possible po ay sana related dun sa slide na dinidiscuss. Yun. Later on naman, at the end of the discussion, ay magkakaroon pa rin tayo ng Q&A session para dun sa mga siguro hindi pa na-touch na topic or late nang na lumabas na question natin. Okay, so yan po. At meron ding mga tanong ako mamaya na kailangan yung sagutin. So kaya kailangan ma-familiar kayo dun sa chat. Kasi pagka sumagot po kayo dun sa chat, dun sa mga tanong, ay bibigyan po tayo ng point system. Yung unang makakasagot ay may 5 points yata, tapos 3 and 1. At kinokollect po yon para sa items, Tikmil items na freely ibibigay ni Ma'am Sally. Ayan. Okay po? Okay, so ito yung naka-outline na i-cover natin. Marami-rami siya, but let's just focus. Yan. One by one, isa-isa. Ano natin yan? Dadaanan natin. Okay, so major currency pairs. Pag tayo ay nag-engage sa forex trading, pagbaguhan tayo, ito ang sinasabi ng mga currency pairs na magandang i-trade mo muna. Especially yung nauna, yung Euro-USD. At ang mapapansin mo, sa lahat ng major currency pairs ay may kasama na USD. Yan. So Euro-USD, USD-JPY, GBP-USD, USD-CHF, USD-CAD, AUD-USD, and NZD-USD. So, lahat yun ay may USD. Kasi alam naman natin, ang well-traded or well, ang currency na lahat ay familiar ang buong mundo is the US dollar currency. Currently, sila pa rin ang pinaka basihan ng economy. Okay, dun sa
currency pair na Euro-USD, yung first three characters ay nagre-represent ng base currency at yung sumunod na set of three characters, yun ang tinatawag na quote currency. At ang price nung pair, so this one is the price of the pair pag pinagsama mo, no? Pero pagka magkukwentahan na, halimbawa bibili ka niyan, ano, magpo-purchase ka ng pair, laging ang base currency ay 1 unit. Yun, laging 1 unit at na-absorb nung quote currency yung pinaka-price nung currency pair. Yun. So laging si quote currency ang nag-a-adjust. Okay, so clear. So sa currency pair na USD JPY, ang USD ang unang binanggit, therefore siya ang base currency, and the price ng pair is absorbed by the quote currency, which is Japanese yen. Laging 1 unit ang base currency, at in this case that is the US dollar. Next item na kailangan nating matandaan sa bago tayo as we go along sa trading ng forex is the word pip, or the term pip, which means point in price. It is the smallest price of any given exchange rate. At simple lang naman siya. So sa currency pair na Euro-USD, pag nagpalit siya ng price, ang titingnan mo saan siya nagbago. At kung yun ay dun sa pang-apat na figure, number, after the decimal point, okay, ima-minus mo lang yun dun sa previous price niya. At yung 1 unit, ay tatawagin mo na 1 pip. Ayan. So in this case kasi umangat ang price, no? From 1.0723 naging 1.0724, kaya natural na 0.0001 ang difference nila. And it is 1 pip. However, pag bumaba ang price, ano? Pag bumaba ang price, hindi tayo nagsasabi ng negative 1 pip. Ano? 1 pip pa rin ang ating counting. Ayun, 1 pip pa rin siya. Although ang difference ay negative, no? Pero tatawagin mo pa rin siya 1 pip. So paano mo ngayon malalaman kung bumaba ang price or tumaas ang price? Kung pare-pareho lang pala na pip, walang plus or minus kang binabanggit. Ayan. So, ang isang paraan is gagamitin natin ang descriptive na term na up, one pip up or 1 pip down. Ayan. Or yung kanina, plus 1 pip or minus 1 pip. Ayan. Pwede rin yun. Okay. But pip is the smallest. No? Smallest. At sa pair na Euro-USD, gumagamit siya ng 4 digits. After the decimal. Yan, 4 digits. At yung pang-4, yun ang nagdetermine ng 1 pip. So yung sumunod na decimal, sumunod na number, mas malapit sa decimal, by tens naman siya. So tens. Pag yan ang umangat, so pag yan ay naging 1.0733, so it's now 10 pips. 10 pips up. Nag-increase siya ng 10 pips. Clear naman 'yon? Okay.
Ang isang currency pair din tulad ng USD/JPY ay nagko-compose naman ng 2 digits lang after the decimal point, no? So after the decimal point, 2 digits lang. At ang nagde-determine ng 1 pip ay yung last digit pa rin, no? Yung difference ng last digit. So similar kanina sa Euro USD, pag nag-increment yung last digit, 1 pip ang tawag mo sa kanya. Pag nag-decrement naman siya, syempre magne-negative, but it's also 1 pip. 1 pip away, 1 pip down, or minus 1 pip. Okay? At yan ang kumbaga parang isang lingwahe na pwede mong gamitin. Yan. Pwede mong gamitin. Anong mga paggagamitan mo niyan? For example, pagka kayo ay nag-meet up ng mga traders, no? At pumunta kayo sa restaurant at kakain kayo. Hindi mo natitingnan yung price na nasa menu na 100 pesos. Yan, ang usapan nyo na, ano lang to? 3 pips lang to ng USD/JPY. Ayan. Yun ang isang application nun para kayo ay masabi na traders. No? Pag hindi ka pa kampante doon, ay medyo yung attention to detail ay kailangan mo pang mag-focus. Nakuha po ba yung ano, analogy? Yan. Actually, joke yun. Na ako lang na tumatawa yata. Yan. Okay. May question? Yung may question po, pwede po sa chat box natin ilagay, wag po sa Q&A. Ang question ay, how about SAU-USD pair? Ang SAU-USD pair ay 2 digits din after the decimal, no? So ang pinaka 1 pip niya ay nandun din sa second digit after the decimal. Okay. Next. So, yan. Ito na yung pinaka-summary ng mga pips. So, pagka meron tayong EURUSD, EURUSD, or any currency pair na may 4 digits after the decimal place, any change do sa fourth digit after the decimal place is 1 pip. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan, yun ang difference doon. Pag yung second digit na, second to the last digit, by tens na yan. So, 10, 20, 30 pips, 40 pips. Pag yung second digit to the after the decimal, 100 pips na yan. So, para tayong bumalik sa kinder, ano, nursery. At ito ay inaaral ng mga kinder natin. Yung place value, kung matatandaan nyo. Yan. So, medyo may konting math dito, no? May konting math, pero huwag kayong maratel. Dapat i-embrace nyo yung sabi nga ni Ma'am Sally, i-embrace mo yung bagay na kung saan ay natatakot ka. Yan. Kasi ito ang lingwahe ng forex trading. Pagka hindi mo na-overcome yung pagkatakot mo sa numbers, pagkatakot mo quote-unquote sa math, ayan, medyo mas magkaka-struggle ka in trading kasi marami dito ay may konting math na nangyayari or ginagamit. Lalo na mamaya pagdating natin sa mga technical indicators. Ayan. Okay, so clear pa naman, no? Ayan. Yung value, Sir Jaymar, ay mamaya natin matatouch. Value per pip. Okay, sa bandang dulo yon. Masasagot yan. So hold lang po natin yung tanong na yan. Abangan natin na masagot siya. Points. Ayan. So ang points naman ay a tenth of a pip. Ikasampung bahagi ng isang pip. So pag meron kang 10 points, equivalent yon sa 1 pip. Pag may 10 points ka, may 1 pip ka na. At paano siya nire-represent sa price ng ating currency pairs?
So dun sa 4-digit kanina na mga currency pairs like Euro USD, nagkakaroon ng 5th digit after the decimal place. At yun ang nagre-represent ng point. So, one unit change is equivalent to 1 point. Sa ating mga 2-digit after the decimal place na mga currency pairs like USD, JPY, nagkakaroon ng 3rd digit at yung difference ng 3rd digit ay 1 unit difference is tinatawag na 1 point. Ayan. Okay? So, in-extend lang natin, no? At pinalitan natin ang pangalan. In-extend natin yung concept ng PIB at ginawa nating point siya. Okay, later on, lalabas kasi yan sa spread, no? Yung concept ng spread. Okay. So, yan ang points. Okay, at ito na nga, yung concept ng spread. Spread is the difference between the bid and ask prices. So, sa pagtitrade kasi natin, may tinatawag na bid and ask. At yung mga prices na yon ay nagde-determine kung tayo ay magbabuy or magsisell. Yan. So, pag ikaw ay magde-decide na, for example, pumosisyon sa Euro-USD, depende sa position mong, type of position na gagawin mo, kung magbabuy ka or magsisell. At pag nakapili ka, sabi mo magbabuy ka, ibibigay sa'yo yung ask position. Pagka naman magsisell ka, ibibigay sa'yo yung bid price. Yan. At ang difference ng dalawa ay, yun ang tawag sa kanya ay spread. And it is in points. Yan. Hindi siya in pips. It is in points. Kaya yung makikita nyo doon na 23, o nakikita natin sa screen na 23, it's not in point. Yes, it's not in pips. It's in points. Ayun. Ibig sabihin, pag inad mo yung 23 from bid, makukuha mo yung ask. Ayun. So may difference. May magkaibang price ang ibibigay sa'yo. Ipo-position ka sa magkaibang price. Yan. So bakit may ganun, no? Kasi may kailangan kumita. May kailangan kumita at the onset na mag-trade tayo. At yung spread, doon sila kumukuha ng kanilang gains. Yan. Sa ating MT4, yan. Sa ating MT4, makikita natin ang bid and ask sa MarketWatch window. No? Sa MarketWatch window. At para ma-i-add yung spread, no? Para ma-i-add yung spread, i-display to, pinakita to ni Ma'am Sally. No? Ang pwede na rin kasi natin gawin is i-right-click natin itong symbol, itong area na to, no? Kahit saan dito, i-right-click mo lang. Tapos may makikita ka doon na symbol, ay sorry, spread na option sa pop-up selection. Pag-click mo nung spread, lalabas na yung asterisk sa MT4. At i-display niya in points kung ano yung mga spread ng mga currency pairs or symbols na nakalista dito. So dito sa screen, nakikita nyo, ang Euro-USD ay zero spread. Yan. Zero spread. At may nagtanong sa atin, mababa lang po ba ang spread ni Tikmil? Si Tikmil ang pinaka mababa sa mga alam kong broker. Yan. At consistent yung kanyang spread, no? Sa bawat araw. No? Hindi siya malapad na lugi ka agad pagka pumosisyon ka. Ayan. So ito nakikita natin na zero spread, I believe this is a pro account
ng tikmil. Meron kasing isang type ng account, no, trading account, yung tinatawag na classic, no? Classic. So si classic, medyo wide ang kanyang spread, no? Medyo wide ang kanyang spread. How much wide? Normally twice, no? Almost twice nung pro, no? Almost twice nung pro ang spread ni classic. However, si pro ay humihingi ng commission fee. Yan. So ito naman ang kailangan mong pagdesisyonan. Para saan yung commission fee? Yan. Ito ay yung sinasabi nga natin, merong kailangan kumita sa bawat trade natin. Yan. So dahil ikaw ay binibigyan ng mas tight na spread, ay depende sa lot size, magbabalik ka ng commission fee pag pro ang iyong account. Ang disadvantage pagka ikaw ay naka-pro account, sa experience ko ha, ang nakikita mo kasi sa application ay either blue or red na profit or loss, P&L. Kapag ka blue ang nakita mo, ang iisipin mo agad, uy, kung nag-gain ako, nagpo-profit ako. At pwede mo nang i-take out 'yon. Take profit mo na siya. Pag ikaw ay naka-pro account, iisipin mo, magkano nga ang aking commission fee bago ko ito i-take out? 'Yon. Eh kailangan mong ilista 'yan. Ililista mo 'yon. Kailangan makita mo muna how much yung iyong commission fee bago mo i-close ang iyong position kapag ikaw ay naka-pro account. Ayan, kasi hindi lahat ng nakikita mo na blue or profit pag naka-pro account ay sayong-sayo yon. Babawasan yon dahil kailangan mong magbayad ng commission fee. Sa classic, walang ganon. What you see is what you get. If it's blue, it's all yours. If it's red, it's all yours din. Kung ano nakalagay doon. Ayan. So, yun ang classic and pro na account type kay Tikmil and the spread. Yeah, the spread. So yung iba gusto na may mag-compete-compete pa after nung close. Yung iba naman ayaw noon, so kaya classic sila. At the end of the day, pag tama naman kasi yung position mo, negligible na yung mga spread ng classic at saka ng yung commission ng pro. It doesn't matter. Kasi pag umangat na yan ng 30 pips, 40 pips, no? Pag nakabuy ka, negligible na siya. Ayun. So ang kailangan mo, ang pro and classic lang naman kasi ay kailangan mong pagbasihan o pag-aralan talaga kapag ikaw ay yung tinatawag na scalper. Ayan. So sabi ni Sir Emmanuel, ano po ang mas mabuti, pro or classic? Ito na sinasabi ko. Pag ikaw ay scalper, parang mas gusto mo yung pro. Kasi maliit yung spread. Tight ang spread niya. Ayun. Kasi para mabilis kang makalabas. Pero yun nga, mag-a-add ka ng konting computation bago ka lumabas. Kasi kung pasok na yung iyong commission fee. So dahil mahilig ka naman magtrabaho, dahil nga ikaw ay scalper, yun, binanggit yun ni Sir Aaron yesterday, no? Pag scalper, most of the time nakatutok, hindi mapakalin kung ano nangyayari doon sa inopen niyang position. Ayan. Ayan. Pwede ka mag-pro kung scalper ka. Pero kung hindi ka naman ganong uri ng trader, mas better ang mag-classic ka para i-take out mo naman siya more than 10, 20 pips or even 100 pips after. So, negligible ang spread, negligible ang commission fee. Ayan. So hopefully nasagot ko, Sir Emmanuel. Sir Noria, no na ba?
Hawak niyo po ba ang trade niyo? Kaya personally, kayo personally ang magdi-deposit at magwi-withdraw. Yes. Hindi ka pwedeng magkaroon ng account na nakapangalan sa iba. Hindi ka pwedeng magkaroon ng account na magdi-deposit ay boyfriend mo, asawa mo, o kung sino mang gusto mag-deposit sa'yo. Yun. Kailangan nakapangalan sa'yo yung GCash, yung bank account, pag nag-deposit ka. Pag nag-withdraw ka, kailangan din doon mo padaanin. Yun. At ikaw ang mag-trade. No? Ikaw ang mag-trade sa sarili mong account. Yan. Although, nabanggit din ni Ma'am Sally noon, pag nag-create tayo ng account, pwede tayong magkaroon ng investor password. Yan. Dahil pwedeng ibigay mo yung trading password doon sa mas experienced trader sa'yo. At siya na ang bahala mag-trade ng iyong account. At ikaw ay tumitingin lang. Viewer ka lang. Yan. But ganun pa man, hindi niya mawi-withdraw ang iyong kinita, hindi niya magagalaw ang mga profits mo dahil sa'yo pa rin dadaan. Kahit subukan niyang mag-withdraw doon, account mo pa rin, bank account mo pa rin, GCash mo pa rin, dadaan ang mga kapirahan. May sent account po ba ang Tikmil? Si Ma'am Sally po ang makakasagot niyan. hindi po kasi kami parang wala akong na-experience pa na sent. Bakit ka ba magsisend? Siguro dahil sa lower deposit, ibinaba na po ng Tikmil ang initial deposit natin to $50. Oh, napakababa na po noon. At ang sabi nga natin kung naka-attend kayo ng business forum natin ay normally mga yung mga broker na sobrang nagbibigay ng napakababang amount para makapag-trade ay kumbaga hindi tinutulungan ng trader na maging disiplinado sa kanilang pag-trade kasi mas malaki ang profit potential mo kung mas malaki ang iyong room for ang tawag ko doon ay breathing room, no? Breathing room. Yan. Kasi kada position mo kasi ay syempre, 'yun, nakita natin, kinumpit natin last time, 'di ba? Pinakita sa atin ni Ma'am Sally. Pag open mo na account, meron talagang mamabawa sa balance mo. Pag maliit ang balance mo, maliit din talaga yung lot size mo, maliit din yung iyong kikitain. So, okay lang yan na maliliit kapag ka nag-aaral ka pa. Yan, pag nag-aaral ka pa. However, kaya nga merong demo account na pwede mong practicein na doon mo practicein pag nag-invest ako or sorry, pag nag-try ako na ang aking i-manage na balance is say $1,000, no? Paano ko siya i-manage properly? Paano ko siya mapapalago o magiging okay yung trading ko? Ayun. Kaya dun yung ginagawa sa demo. Pag confident ka na, saka ka ngayon mag-i-invest ng same amount sa real money. Ayun. So, I think yun ang rationale bakit hindi nagkakaroon ng cent account ang Tikmil. No? Kasi serious traders lang. No? Yun ang sa akin point of view. Ha? I don't know kung yun ang behind the scene na sinasabi ng Tikmil. Pero sa akin kasi, serious traders ang habol ng Tikmil. Kasi yung mga, sa akin ha, yung mga maliliit na investment niya ay, o yung maliliit na balance ay patry-try lang yan. Kumbaga, manalo, parang ganun, lumago, lumit, okay lang. Kasi maliit lang. Pero subukan mo na malaki yan. Mag-iba ang mindset. Iba ang mag-isip ang
ang mas malaki ang ang involvement. Kahit kayo, kailan nyo siseryosohin? Pag malaki ang inyong ikinasa. Yan, mas seryoso kayo. Hindi kayo basta-basta makakatulog o hindi kayo basta-basta makakampante kung malaki yung ikinasa nyo. Yan. Di ba? Kahit kayo, masasagot nyo yan eh. Pag maliit yan, ay, okay lang. Chillax lang ako. Kasi maliit lang naman. Wala masyadong impact sa akin. Ayan. Parang ano lang eh. Hindi lang ako bumili ng Starbucks. Yan. Para ganun lang. Hindi lang ako nagmerienda ng Starbucks. Walang impact sa akin. Pero pag yan ay isang buwan mong sweldo, yan. Parang ganun na. Yan yung comparison. Pag siseryoso ka, alamin mo talaga. Yun ang dahilan. Kaya hindi tayo, I believe, bibigay ng ganong type of account pa ang Tikmil. Okay. So, kaya gusto ko sa Tikmil para mga seryoso. Pero tumatawa rin naman kami dito. Nagjo-joke din kami from time to time. Ayan. Okay. Market orders. Market order is a commitment to the brokerage company to buy or sell a security at the current price. Execution of this order results in opening of trade position. Securities are bought at ask. Yan. So sa ask price, doon binabuy and sold at bid price. So yun, yung kanina natin na buy and, bid and ask ay may association na. It's a buy pag ask price and a sell pag bid price. So pag ikaw ay magde-decide na mag-buy, yung ask price ang ibibigay sa iyo. Pagka ikaw ay magde-decide na mag-sell, yung bid price ang ibibigay naman sa iyo. At yan ito ang itsura niya, yung quick trading button. Yan. Ito yung quick trading button. Makikita mo to sa upper left ng chart window. Yan. So lalabas yan. At isang click mo lang dyan, alin man dyan sa sell or buy, matik. No? Kaya nga quick eh. Matik i-position ka niya doon sa naka-indicate na price. Of course, kapag ka ang market ay highly volatile, kung kailan dumating sa server yung request mo, yun ang gagamitin niya. Yan. So magtataka kayo. For example, 1.05716 ang aking kinilik. I bet napabigay sa akin ay 1.0573. Mas mataas. Oh, yun. Mas mataas. Eh, nung nasa iyo pa, yun na nakikita mo. Pero nung mag-click ka na, dumaan pa yan ng internet, bago ka rin nakarating sa server, yan. Although mabilis ang server ng Tikmil, no? Ay kung highly volatile ang market during that time, nangyayari yon. Okay, nangyayari yon. So minsan advantage sa'yo, minsan disadvantage. So net-net, okay lang. Ganun ang experience. No? Ganun ang experience. Nagkakataon lang. Nataon lang. Yan, parang ganun ang dating. Nataon lang na volatile kasi yung market. Pero kung smooth sailing ang market, kung ano nakikita mo dyan, pag-click mo, yun ang po-position sa'yo. Yeah. Meron po bang slippage? Medyo advanced yung tanong ni Sir Brendo. Yeah. Ang slippage kasi ay nangyayari kapag highly volatile ang market. At yan ay nangyayari sa lahat ng broker. Walang exemption yan. No? So sa lahat ng broker, nangyayari yan. Ang maganda kay Tikmil, pag may slippage sa account mo, pwede mong i-contest o parang mag-open up ka ng discussion. At sa experience ko ay napaka-fair ng Tikmil. Ibinabalik nila kung napatunayan na may slippage. So dapat, halimbawa, ang slippage kasi usually pagka ikaw ay ang SL mo
ay nandito sa 1.072. Pero nakat ka sa 1.071, mas mababa yon. So, mas malaki yung loss mo. Pag nangyari yon, pwede mong sabihin, bakit sa 1.071 mo ako kinat? Eh, nakalagay na nga ako sa 1.072 na dito mo dapat i-close ang position ko. Ayan. Pag yan naman ay tama, reasonable, binabalik yan. Sa experience ko ha, hindi tinatago. O, napaka-transparent ni Tikmil. Ayan. Ayan. Swap, hindi ko muna sasagutin. Although, nasa website naman yan. Ayan. So, Sir Jaymar, ang slippage ay yung katulad ng in-example ko, may mga sineset kang price na, for example, dito ka, hanggang dito mo lang ako pwedeng, for example, 1.072. Yan, yun yung example ko. 1.072. Hanggang dito mo lang ako pwedeng mag-trade, mag-open ang trade. Pag lumampas na dyan o pag na-reach na yan, dapat close na yung trade ko. At ang nangyari, nag-slippage, na-close ang trade mo sa 1.071. Mas mababa yun. Ano? Mas mababa yun. Masasabi natin na may impact sa balance mo. Mas may nabawas sa balance mo. So yun ang slippage. So yung system, hindi ka na-close properly. Yun yung slippage. Hindi ka na-close properly. At dahil hindi ka na-close properly, may slippage, pwede mo siyang i-contest. Yan. At sabihin mo, ibalik mo yung point, ano ba to? 10 pips ko. 10 ba yan? Yan. Okay. So, yun yung slippage. Okay. Yan. Sige. Natuwa ako, marami kayong tanong. Although, yun yan. Hopefully, matapos natin ating discussion. Mababa kasi. So visually, ito ang ating idea ng spread, bid, and ask. Yan. So sa ating chart, pag tama ang yung setup ng chart mo, may makikita kang dalawang line. I believe pinakita natin ito yung Mansali, no? So yung line na bid ay alam ko kinulayan niya ng red at yung ask ay kinulayan niya ng green. Dahil nga ang red, as discussed din ni Sir Aaron, ay color for sell or bearishness. At ang green ay color for buy or bullishness. Ayan. At yung distance na yun ang spread niya. Ayan. So meron na tayong visual representation ng spread. Sa Tikmil, ito galing to sa Tikmil chart. Ayan. Napakaliliit ng spread niya. At pagka yung ibang broker, kung titinan mo, minsan, ganyan ang kanilang spread. Ang laki ng lugi. Ang nakakapanghinayang mag-tick pag ganyan ang yung makikita na spread. No? Okay. Okay, so execution of the order results in opening of a price. So pag, for example, nag-execute ka ng buy position, yan. So dun ka mapapabigay sa ask price, no? Buy position. Yan. Makikita niyan pagka nag-actual trading na kayo, na kayo ay mapapalagay dun. Pagka normal ang, smooth ang flow ng market, pag kasi may medyo volatile, expect mo minsan hindi tumatama do sa line, nag-iiba kasi may konting lag because of the internet connection, yung pag-uusap ng server at saka ng yung application. Yung spread ay hindi base sa lot size. Yes, tama yon, hindi siya base sa lot size. It's fixed. Ang nagko-command ng spread ay ang liquidity provider na ipinipresent ng broker. Yan. So yung business forum natin, yung first day natin, ang prices natin kasi is galing sa liquidity
providers, no? So ipine-present lang yan sa application. Okay, at hindi yan base sa lot size. Okay, so pag ikaw ay nag-buy position, yung taas ng do sa dalawang line, doon ka mapapalagay. Okay, ngayon, paano ka kikita? Ayun. Yung kitaan mo ay based naman doon sa babang din niya, hindi doon sa taas. Ayun. Okay? So ang profit mo lang ay kung hanggang saan nandoon ang bid price. Yun. Malinaw po ba yun? Balik natin. Yan, di ba dito ka nag-buy, dito ka na pa-position. No, dito ka na pa-position. Pag umangat yan, dahil naka-buy ka, magpo-profit ka. Yun. Pero ang profit mo hindi dun sa taas na linya o dun sa ask price, kundi dun sa bid price. Hanggang dun lang ang iyong pag-measure ng profit. Okay. So, paano naman pag-measure ng loss? Pag-measure ng loss, yun. Yung pinakamalayong linya, dun ka minimeasure. Ayan. Again, merong kailangan kumita. Yun lang ang tingin ko dyan. Okay? At yan ay kailangan mong malaman para makapag-plan ka ahead of time. Yan, ahead of time. For example, babalik ko lang ha, yung ating screen. So, bago ka nag-buy, iisipin mo na kung hanggang saan ang iyong loss na gustong i-take, no? Kasi may possibility talaga na ang market will go against you. Okay, so pag inilagay mo dito ang iyong diba, dito pinili mo hanggang dito. Yan, hanggang dito lang yung loss ko. Yan. At no, dumating ang time na pumunta nga siya doon. Yun. Sorry. Yan. So, in this case, mukhang hindi tinamaan. No? Mukhang hindi tinamaan. Kasi medyo malayo pa. Yan. So, ito yung sinasabi nga natin kanina. Bagamat nakikita mo, no? Parang tinamaan o hindi. Yun. Ano lang yan eh. Visual representation lang yan. Okay? Visual representation lang yan. Pag ang SL mo, yung stop loss mo, okay, dinidiscuss ko na yung stop loss, no? Ay nandito, yan. Most tinamaan na yan. At ikaw ay nakat na dyan. Okay? Malinaw ba? Minsan, alimbawa, nandito yung SL mo. Yan, dito. For example, dito mo nilagay yung SL mo. Malamang hindi ka pa nakat dyan. Bakit hindi ka nakat? Ay sabi mo, ay nilagpasan naman eh, nung ating week. Nilagpasan ng week. Yun. Ang nag-function kasi doon is yung spread. No? Yung spread. No? Yung spread. Kaya hindi ka most likely tinamaan dyan. Okay? So, yun. Ganun ang dynamics ng spread ng weeks, ng stop loss, even sa TP. Okay. Sell naman. Sell. So, pag nag-sell tayo, yung baba ang ating magiging trade position, para tayo ay malugi, kailangan umakyat ang price. At ang ating loss ay, yan, ang ating loss ay yung pinaka malayo doon ang ating loss amount. Ang ating naman profit amount ay yung pinakamalapit ang kinukuha niya. No? Yan. So, ganyan talaga. At yan ang tinatawag nga nating mechanics, dynamics of the trading. No? Dynamics of the trading. Okay? So, next slide. Ito na yung summary ng ating gagawin
day in, day out kapag tayo ay nag-engage sa forex trading. Magsiset tayo ng expectation para makapag-place tayo ng tamang market order, knowing na may risk involved. So pag ang ina-expect mo na ang price ay tumaas, maglalagay ka ng buy order. Pero pwedeng ang market gustuhin niyang ibaba yung price. At pag binaba niya yung price, of course, failed expectation, mababawasan ng yung balance kapag ka, na-close mo yung position. Kapag ang expectation naman ay bababa ang price, maglalagay ka ng sell order. No? At ang iyong risk involved ay pag tumaas yung price after mong ma-place yung order mo. At pag na-close naman yung order mo at mas mataas pa rin yung price, dun ka dehado. Pero pag nag-sell order ka at mas mababa ang price, liyamado ka dun. Panalo ka. Yan. So, basically, ito lang ang ating ginagawa. No? Ito lang ang ating ginagawa at gagawin sa ating pag-trade. We make realistic expectations and properly manage the risks. Si Sir Aaron ang mag-discuss ng risk management on Thursday. Kaya hand in hand, no? Matatouch natin itong mga to. At yung properly, yung making realistic expectation, technical analysis helps on that. Katulad nung diniscuss kahapon ni Sir Aaron, pag alam mo yung market structure, high-low, no? Higher high, higher low, lower low, lower high, trend, paggamit ng trend line, and support and resistance, you can make realistic expectations pagka ang price ay pumupunta sa mga areas of value, yung support and resistance natin. Ayan. And sabi nga, may risk involved doon. So, pwedeng kahit support siya, ay mas bumaba ang price sa halip na tumaas or mag-reverse. Kahit na resistance area siya, may posibilidad na basag. Technical analysis. Okay? So, isa sa ginagamit niya natin to make realistic expectation is have a knowledge on technical indicators. At ang technical indicators is just a series of data points that are derived by applying a formula, mathematical formula to be exact, to the price data of a currency pair. So, kukuha ka ng mga price information. Normally, it's a set, hindi lang isang data point, hindi lang isang price, kundi set of price, maraming prices, say 14 data points or 34 data points, at ipa-plug in mo yun sa formula ng technical indicator to get one number, one information na yun naman ang data point ng iyong indicator. Ayan. So from price data, which is the raw data, nagiging data point siya ng indicator mo. Ayan. At yung data point na yun, ng indicator mo, yun naman ang iyong ini-interpret. Ayan. Yun naman ang iyong ini-interpret. So, dahil dyan, nagkakaroon ng tinatawag na mga type of traders. Yung mga traders na, ano lang ako, price data, price action. O, nandun lang naman eh. Wala namang kailangang idagdag na analysis dahil the price speaks for itself. Ayan. At may mga ma-encounter ka na tulad ko, mas ang bias ko ay gumamit ng mga technical indicators. So from price data, ipaprocess ko muna siya para magkaroon ako ng sarili kong set of data
na i-interpret ko. And that is the second bullet. The technical indicator offers a different perspective from which to analyze the price action. Ayan. So, another view, another viewpoint, yung sinasabi ng indicator. Malinaw naman yon. Kaya yung iba ay gumagamit ng indicator kasi at a glance, doon nila na nare-refine na kasi, refined data. Of course, whenever you manipulate raw data, may information loss, no? Meron at meron information loss, but you get a different perspective. Yun ang habol ng mga gumagamit ng technical indicator. Yes, nasa price action, nasa candlesticks, nasa nandun ang OHCL, ang action ng equity ng currency pair na ina-analyze natin, but we do technical analysis, we do we use technical indicators to have a different perspective. Yun naman ang habol natin. So win-win, net-net, ano, win-win situation yan. So it's how you manage yon. Kaya yung mga risks involved pag gumamit ka ng technical indicator, dapat alam mo rin yan. Because that is yun naman ang ginagawa natin eh. We make realistic expectation and we manage the risks. Kaya technical indicators will help yung sa first part, and we do also due diligence sa second part by managing the risk involved for every technical indicator na gagamitin natin. Okay, sorry. And parang may isa pang slide. Okay, so ang una nating technical indicator na titingnan ay si stochastic indicator. Yan, stochastic oscillator. Yan. So stochastic oscillator is a momentum indicator that shows the speed or momentum of price movement. Yan. Kasi pag yung mga candlestick lang ang tiningnan mo, ano, yes, parang mapapansin mo naman visually, no, kung mabilis ba yung pag-angat niya o parang bumabagal na siya, nakikita niya, tapos mabilis ba yung pagbaba niya, visually na nakikita mo naman. Ang technical indicator or specifically the stochastic indicator ay from that information, no, raw information, gagawa siya ng curvature line. Yan. Curvature line. Yan. At na collapse mo yung mga candlestick into single point data na visually mas makikita mo yung smoothness, yung ruggedness, yan, yung mga characteristic ng line, ano, line chart o line graph. Yan. Kaya lang kasi yung iba bumabalik ang alaala, sila ay ano pa, nursery, ang hirap ng math, no, ng mga lines namin. Yan. So yun ang mga kailangan mo i-overcome, but hindi ka makakalayo, ano, sa pag-trade sa forex dahil kasama yan. Yan. Yung mga lines and stochastic indicator is one of them na nagpo-produce ng such lines. Okay? So according to an interview with Lane, si Lane ang promotor or ang developer, nag-conceptualize ng stochastic oscillator. The stochastic oscillator doesn't follow the price. It doesn't follow the volume or anything like that. It follows the speed of the price. Ayan. So pag sinabing stochastic oscillator, ang nire-represent niya ay speed of the price. At may remark pa dito, as a rule, the momentum changes direction
before the price. Ayun. Pag nag-change na ng speed ang stochastic oscillator, susunod na yung price na mag-change. Yun ang isang perspective na binibigay nitong stochastic oscillator technical indicator na to. Pag nag-decelerate na siya, bumagal na yung momentum, which means yung slope nung ating line graph, ayan, mag-expect ka na raw na magbabago na rin ng direction yung mga candlesticks mo. So, yun ang pros and cons pag gumamit ka ng technical indicator. Sa naked chart or pure price action, may counterpart doon, I think. Halimbawa, yung body, I think yung body ay mas maliliit, no? Mas pandak sila. Ayun, yung mga ganong type, no? Mas dikit-dikit ang mga close and open prices. Yan. So may counterpart naman. Makikita mo dun sa naked chart. But yun nga ang iba, sa indicator gustong tumingin because they have a different, they give a different interpretation or perspective. Yun naman ang habol natin. Ano pa ang binibigay na different perspective itong stochastic oscillator natin? Yung tinatawag na bullish and bearish divergence. Yan, i-display, ipakita ko sa inyo mamaya. And the overbought and oversold levels. Yan. So, pag bullish divergence, ang i-expect mo, yan, again. Ang ginagawa lang kasi natin is we make our own expectations dun sa nakikita natin sa chart na mangyayari, posibleng mangyayari na gawin ng market. So pag nakakita ka ng bullish divergence, ang in-expect mo, tataas ang price. Yun. Pag tataas ang price, ano ang iyong market order? You buy. Yan. Kapag nakakita ka ng bearish divergence, ang expectation mo, bababa ang price. So, ang iyong bias is to sell the currency pair. Sa overbought naman, overbought, ibig sabihin, sobrang napagod na sa kabibili yung market. And therefore, bababa na yan. Expect mo, bababa na yung price. So pag may overbought level na, nasa overbought level na yung indicator, no? Hindi mo makikita yun sa price eh. Nasa overbought level na yung indicator, expect mo ang market magsisell na yan. At kapag oversold naman, expect mo magbabuy na yan. Yun. So yun ang different perspective na ino-offer ng technical indicator na to. Okay. So paano natin to i-represent? Yun. So for example, ito ang ating chart. Ay, sorry. Ang nasa baba ay ang yung stochastic oscillator. Ayan. Okay. Which gives us an idea of two categories ng indicators. May indicators na tinatawag na overlay. Ibig sabihin, kasama nung mga candles. Overlay indicators yon, like the moving average, Bollinger Bands, yan. Nandito yon, Fibonacci retracement. Yon. So, nandito sila. Yan, overlay, kasama nung chart. Pagka hindi overlay, may sarili silang window. And stochastic oscillator is one of them. Okay. Now, yung stochastic oscillator ko dito ay customized. Custom stochastic oscillator. Kasi yan ay hindi yan yung default values niya. Ang ginagamit ko ay 21.33. Yan, 21.33 na parameters. Okay? But ang
mahalaga dito is yung levels, no? Yung levels. At ang levels na minomonitor ko naman ay 6. Sorry, 7. 7 pala. 7. May 10, 20, 40, 50, 60, 80, and 90. Yan. 80 and 90. Okay? Sa MQL programming o MQL ng Forex, pwede mong i-code yan para pag drag mo nung indicator, nandyan na yung mga lines na yan. Hindi mo na kailangang ilagay. Okay. Yeah, bibilisan ko na. Wala na pala tayong oras. Okay, ito yung tinatawag natin na bullish, ay sorry, bearish. Yan. Bearish divergence. So, ang bearish divergence ay partnership ng candlesticks at ng indicator. Paano nagiging bearish? Nagiging bearish kapag ka nag-register ng higher high ang candlestick pero ang iyong indicator ay mas mababa naman. No? Lower high. Bearish divergence yan. Nagkakaroon naman ng bullish divergence kapag ka ang iyong candlestick, no? Mayroong lower low pero ang iyong indicator ay higher high ang kanyang position. No? So from here, mas mataas doon. Bullish yan. So anong effect? Nung mag-register ang bearish divergence, no? Ayan, oh, bumaba nga yung price. Pero nakita mo na yon dahil sa indicator, no? Hindi mo makikita yan kung naked chart ka lang. No? Siguro may ibang means, but dahil nga sa indicator at sa concept ng bearish divergence, na-plot mo yan, nag-expect ka at nangyari naman. Yun ang ginawa ng market. At dito rin sa bullish divergence, no, nakita mo, yan, paangat yung indicator mo, pababa yung candlesticks, bullish, tumaas ang price. Okay? Yan, so dito rin. Ito, magandang bullish to. Kasi tumaas yung price. Malinaw po ba? Yan. At yan ay hindi mo makukuha ng isang upuan lang. Gagawin mo yan araw-araw, every time na magbabasa ka ng chart at may kasama kang stochastic oscillator. Yan. Lagi mong practicein ang sarili mo na makita yung mga bagay na yan. At para makapag-position ka ng tamang market order. Okay? Yan. Next. Yun namang oversold and overbought. So yung ating oversold and overbought sa ginawa kong levels, no? Yung levels between 80 and 90, yun ang marker ko ng overbought. Kapag kaya pinasok na yon ng stochastic, magre-ready ka na mag-sell. O ready lang ha, hindi agad sell. Kailangan lumabas muna siya doon. Kailangan lumabas muna siya doon sa zone na yon, 80 and 90. Yan. So pag lumabas na siya, yon, pwede ka nang mag-consider mag-sell. Titingnan mo pa rin yung price action. Malinaw? Yun namang oversold, yun yung levels between 10 and 20. Yan, 10 and 20. Pag pinuntahan na yan ng iyong stochastic, mag-ready ka na mag-buy. Yan, no? So ito, malinaw naman, no? Nag-sell. Yan, dito. Yan. Although maliit na value ng sell, yan, dito malaki. So nangyayari yan ha, sa stochastic, sa mga indicators. May hindi laging malaki ang win. Yun. But at least guided ka sa decision making mo. Ito, dito ka nag-buy, no? Yan. So medyo naging profitable ka. Dito ka nag-buy, yan, profitable ka talaga. So
Yung levels naman in between, yan, ito ang iyong confirmation kung i-hold mo pa further. Pag yan ay lumampas ng 50 mark, yan. Pag lumabas ng middle line, no? Itong middle line. Yan. Mas kampante ka na na tuloy-tuloy na ang kanyang, kung paakyat, no? Kung tuloy-tuloy na ang kanyang bullishness. Yan. Pag naman pababa, tuloy na ang kanyang bearishness. So, hold mo lang yung sell position mo. Yan. Lalo na pag nilagpasan niya yung 60. Kaya yan may pangatlo, eh. Yung may tatlong linya yan. Pag lumabas na talaga dyan, kapit lang. Okay? So, yan yung... Yan. Tanong ay, anong time frame po? Lahat ng time frame, gumagana yan. But sabi nga ni Sir Aaron, the higher the time frame, mas stronger. Okay? Stronger ang interpretation, ang expectation natin. This one yata ay... H1 tong naka-display. Okay. Yeah, so paunahan tayo magsagot. Kapag ka bullish divergence, ano ang iyong market order? Sige po, gamitin po natin yung ating chat box. Ang makaunang magsagot ay bibigyan ng points. Points, 5 points, 3 points sa susunod. Yan, pag bullish divergence, ano ang sagot? Yan. Okay, sagutin na natin. Ma'am, Sally, kayo na po ang mag note. Sino yung first three? Buy ang mangyayari, market order. Pag bullish. Yan. At ang iyong market risk dyan ay when the price drop. Pag bearish, yun ang iyong sell. Yan. Pag bearish, yan. Bearish is the sell, bullish is the buy. At ang iyong market risk pagka bearish pag umangat ang price. Okay, next. Dito, sasagot tayo. Overbought. Ano ang iyong market order pag overbought? Ready? 1, 2, 3. Overbought. Yun. Nakuha nila. Sell. So, yung mga nakakuha po ng sell, congratulations. Pag overbought, kasi nasa taas, nilagay ko na nga yung number dito, 80 to 90. Nasa taas siya nung indicator levels niya. Sell po tayo dyan. At ang iyong market risk ay nagtuloy-tuloy pang tumaas ang price. Yun lang ang masaklap doon. Pag oversold, dapat ay buy. Yan. Okay. Hindi po yan kasama sa question. Sorry. Okay. Thank you. Good to sumagot. Tama naman yung sagot natin. Okay. Next indicator. Yan. Next indicator. Ang ating next indicator ay isang overlay indicator at ang tawag sa kanya ay Fibonacci retracement. Okay, yun yung basic Fibonacci retracement. At yung i-introduce ko sa inyo ay Fibonacci retracement with extension. Okay, this one is with extension. Ano yung with extension kaya? Ito po yon. Okay. Yan. Dumadami ang linya. Dumadami ang linya. At ito yung normally talagang sinasabi nga ng iba. Ayaw nila nung dumi ang kanilang chart. But sabi nga ng mga technical indicator fanatics, may iba kang perspective na makukuha kasi dyan. Yan. So sa Fibonacci retracement, ang challenge lang dito is paghanap nung lowest point and highest point. No? Yun lang naman ang challenge. Aling lowest point at aling highest point ang iyong i-consider. At yan ay makukuha mo in practice, makukuha mo yan sa pagpapalit-palit mo ng time frame. Yan. So ito ay nasa H1 time frame. Yan. So mas mataas na time frame, mas makikita mo yung mga peaks and dips. Yan. Highs and lows. At yun ang i-connect mo. Basically, yun lang naman. I-connect mo lang sila. Pag na-connect mo na sila, automatic naman yung indicator maglalagay ng mga lines na yan. At ano ba yung mga lines na yan? So dito, ang interested ako,
na ginagamit ko ay yung 11.4% na line, 38.2%, 50%, 61.8%, 88.6%, and 100%. Yan yung basic Fibonacci retracement. Itong 127.2% and 138.2%, ito yung with extension. Ito yung extension. Okay. At ang interested lang ako ay yung dalawang zone. Yung tinatawag na between 50 and 61.8% na potential reversal zone, PRZ, and the extension 127.2 and 138.2, which is also a potential reversal zone. By the term reversal, ibig sabihin, pag pinuntahan yan, magre-reverse. Pag pinuntahan yan, magre-reverse. Potential reversal. Pwedeng pagka-touch sa kanya, pwedeng pumunta pa doon sa pinakadulo, pwedeng sa gitna. So, hindi hard rule. Ano? Hindi sinasabi niyan. Kaya nga siya isang range, isang potential pa. No? Potential. Kasi ibig sabihin, pwede rin niyang puntahan, tapos lagpasan. Yun. Nangyayari din yun. And may mga approaches tayo pag ganun na yung nangyari. Okay, ang mahalaga lang, ma-plot natin. At ano ba ang ini-expect natin dyan? Okay, so ito, pinilat natin yung Fibonacci retracement with extension. Tingnan natin yung nangyari na nag-develop sa chart, sa market, as the market moves on. Yun. Potential reversal zone yung between 50 and 61. Yun, oh. May green candle. Nag-reverse siya. Although, kukonti. Pero, nangyari. So, kung ikaw ay may buy limit dyan, pumita ka. Another thing. Bagsak niya dun sa extension, nag-reverse niya. At ang layo ng ni-reverse niya. Ayan. So parang futuristic yung tool na to, no? Futuristic. At makikita natin, bawat grouping, may mga reversal na ring nangyayari. Ayan, no? May mga pag-consolidation na nangyayari. Ayan. So yun ang gamit ng Fibonacci retracement. Malinaw po ba? Kaya ini-introduce natin yung technical indicator na yan. At ang sinasabi niyan, bawat line dyan, no? Bawat line dyan ay support or resistance. Yan, no? So ito, nag-act as support. Nag-act as support na na-break. No? Nag-act as a resistance. Nag-act as a resistance. Yan, nag-act as a support. Yan, another support. Yun. So yung mga lines diyan na gene-generate ng Fibonacci retracement is a support and potential support and resistance din. Yun. Kaya makaka-decide ka, magbabay na ako pag iabot diyan yung 88.6 kasi potential ano yun, support to. Yun. Or yung pagka binalikan yung 61.8 na binalikan, magse-sell ako diyan. Maglalagay ako ng sell. Yun yung mga ginagawa mo as a trader. At through time, practice lang, plot lang, observe kung anong ginagawa, behavior ng market, yan, saan time frame mas effective, ikaw makaka-develop nun. So, yun lang yung diniscuss natin ngayon. Magagamit mo yung technical indicator na yan. Okay, question again. So, ang unang mga kasagot, pagka green, ay, hindi ko pala bilanggit yung red PRZ. Anyways, ito na lang ang sagutin natin. Kapag green PRZ, ano ang ating order? Market order na gagawin? Iyon. May mga tumama agad. Buy. Yeah, congratulations sa kanila. Ang risk mo ay mag-drop pa yung price, mag-continue dropping. Yung red PRZ naman, doon tayo magsisell. So, paano nakaka-develop ng red PRZ? Ito yung reverse naman kasi. So, ang pinakita kasi natin kanina is ang hatak ay pataas. Tama. Hatak natin dito kasi ay pataas. Nadidevelop yung red PRC pag ang hatak mo naman ay pababa.
Yun. So from top to bottom, yung nagsiswitch to ng position eh. Itong dalawang to. Yun, nagsiswitch sila ng position. Laging ang PRZ ay yung pair na 50 and 61.8. Yun. Laging 127 and 128. Yan. It's either nasa taas lang sila, nasa taas lang, or nasa baba. Pag nasa baba, green sila. Pag nasa taas, red sila. Potential reversal. Okay. 7:30. Ayan, ito na. Ito na yung isang maganda. Trend line. Na-discuss na rin to ni Sir Aaron. Pero i-discuss ko ulit. Papakita ko sa... Nakikita ba? Ang ating chart. Hindi ano. Ba't ayaw? Ayun, lumabas na. Okay. So, trend line. So, mag-open ako ng bagong chart. Sa H1. Zoom out ko. Ayan, para makita. Bakit RSI ang aking ginagamit? TM stock. Iyan, stochastic. At wala mo ng indicator na to. Yeah. Mamaya ka magpasikat. Okay. So, trend line. Alisin ko muna yung ano. Yan. Para chart lang. So, yung trend line sinasabi natin, pag visual inspection, titingnan mo kung saan pumupunta yung mga candles. Ayan. So, kung pababa siya, ang trend line mo is nandun sa taas. Nasa ibabaw niya. At ang mga candles nasa ilalim niya. So, ito ay downtrend. Pagka naman pataas ang price, market structure, higher highs and higher lows ang napoproduce, ang iyong trend line ay yan, positive yung inclination. At yun ay trend line mo. Yan ang trend line mo. Okay. So, pag ikaw ay nag-a-analyze, manual mong ginagawa yan. No? Manual mong inilalagay. Pero, napakalaking tulong kung meron kang behind the scene code na maglalagay niyan for you. Diba? At ang gagawin mo na lang, mag-interpret. At yun ang nagagawa ng coding sa forex trading. Kaya marami din ang nag-i-involve sa forex trading. Hindi talaga sila nag-trade ng sarili nilang pera. Pero gumagawa sila ng mga tools, indicators for that matter, na kanilang pinaparenta, pinapagbenta, pinapagamit para makatulong sa mga traders sa kanilang quick decision making. Ayun. Lahat naman yan ay may basehan. Sound ang basis. Kapag ka ikaw ay may downtrend line, once na in-approach yan, magsisell ka. Kasi downtrend eh. Pag ikaw naman ay may uptrend line, pag in-approach yan ng candles, ang iyong basic bias is magbabay ka. Kasi uptrend eh. You always buy. Yun. Okay. Now, introduce natin yung keynote natin. No? At ito ay ni-request ni Ma'am Sally na indicator. Ang tinawag namin ito na ano eh. Praise the Lord Indicator or PLI. Ayan, PTLI. Hindi ko alam kung anong balak na talagang pinakabalak natin dito, but
I think gagawin tong available sa Tikmil clients, no? Inaayos lang ang mechanics and dynamics. Ayan. Okay, yon. So nakita nyo, bigla siyang gumawa ng trend lines, set of trend lines, isang upper trend line at saka isang lower trend line. Okay. So may computation 'yan, may mathematical basis 'yan at sound support resistance na sumusunod sa support and resistance concept. Okay. At nagde-decide ka dyan kung ikaw ay magbabuy or magsisell depende sa trend line na na-produce niya. Okay. So kung gusto natin itong makita in action, lilipat ako dun sa strategy tester natin. Yan. So ang ating MT4 ay may tinatawag na strategy tester. Kung meron kayong interested na indicator na gusto nyong aralin, makita yung blow by blow na reaction niya sa candles, gagamit ka ng strategy tester, kailangan mo lang siyang i-load yung indicator mo. Dito, naka-preload na. Lagyan mo ng settings yan, at ipi-play mo lang siya. Yan. So in this case, ipi-play ko siya at pagmasda natin kung paano nagre-react ang PTLI indicator, ang ating trendline indicator sa market. Mabagal yata. O nagre-load pa ulit. Sige nga, stop ko na lang muna ulit. Start ulit. Yun. Yan. So ito, Sir Aaron, yung ni-request mo na no? Strategy tester. Yan, no? So makikita mo, nagpapalit yung trend line habang nagmo-move yung market. Ang ating time frame ay 1 minute. No? 1 minute time frame. Yan. So dito mo ma-observe at makaka-generate ka na paano mo magagamit yung tool, paano ka magbabuy and magsisell, saan ka magpo-position ng iyong mga orders, yan, based dun sa positioning ng iyong trend line na napoproduce nitong PTLI or the Praise the Lord Indicator. Okay, so stop muna natin. So sa case na to, ang upper trend line, once na umangat dyan, magbabuy tayo. Ganun din naman sa lower trend line. Pag yan ay binasag, nilagpasan, magsisell tayo, which is basic support and resistance approach. Another one, pag ikaw ay, ang candles mo nag-a-approach sa candles, yan. Ang candles mo ay nag-a-approach sa upper trend line, ang isa ring option mo is mag-sell kasi upper trend line acts as a resistance. It could be a resistance. Ganun din ang lower trend line naman could act as a support. Kaya pag in-approach siya ng mga candles, use set a buy position doon. So pagpatuloy natin. So yan yung market. Bilisan natin isa pa. Yon. So kung meron ka dong nag-set ka ng buy, yon, nag-set ka ng buy, yan o. Pag hit doon, hindi naman ganyan kasi kabilis eh, no? Pag talaga actual market, mabagal yan, nagde-develop. Yun. Pero kung nag-set ka kanina doon ng buy, nakita nyo, kung nag-set ka dito ng buy, kanina, yan, no? Nandito yata yung mark, ano natin eh, indicator, kumita ka using the PTLI. Yun. At hindi na ikaw ang naglalagay ng trend line. Matik na nilalagay. Okay, ang ginagawa mo na lang, ini-interpret na lang. Dito, for demonstration purposes, lower time frame po. Kasi pag hinayar time frame natin, hindi agad ma-register yung galaw ng candlesticks. Ayan. Kaya po, lower time frame ang ginagamit natin.
but magagamit siya on any time frame. Ayan. So Matic siya ang nagse-set ng trend line kung saan niya nilalagay. So yun na naman, no. Nung mag-produce kanina ng trend line doon, ay wala na. Nung maglagay ng trend line dito, no, same principle. Pag umangat doon ang trend line, you go for a buy. Sorry, pag umangat ang candles doon sa trend line, you go for a buy. And yun nga nangyayari. Paano makikita ito? Ito ay special custom trend line. Hindi pa na polish ang policy kung paano natin to ibibigay sa mga Tickmill clients, no, Sir Jaymar. Mag-antay lang tayo ng mga announcement, but this is being tested, no, si Sir Alvin tinetesto. Kasama natin na nagte-test at ginagamit natin to, no. Ako personally ginagamit ko sa live trading na. At of course, yung viability ay depende sa currency pair, no. Depende yan sa currency pair. Kaya tinetest halos sa lahat ng mga currency pairs na major, no. Yun ang inaano natin bago natin may out ito. Okay. So yan yung isang tool gamit ng indicator. Kung ikaw ay walang indicator na gagamitin, ibang approach ang pagba-backtest. Actually, backtest 'tong ginagawa natin. Pinakita ko sa inyo yung pinapatakbo natin ang market based sa pinili nating indicator. Ayan. Okay? So, imagine nag-move ang market. Ayan. Paano ka mag-decide based dun sa nakikita mo? Ayan. Sabi nga, we trade what we see. Okay. So stop na siguro to. And move on na tayo sa ating slide. Paano ka? Stop share. Ay, mali. Bakit nag-stop share? Dapat hindi. Ito, balik ako sa slide. Yan. Sir, may bayad po ba yung indicator? Yan. Si Ma'am Sally po ang magsasabi. Intayin po natin yung announcement. But sa tingin ko, hindi to pababayaran eh. Hindi to pababayaran sa Tickmill clients. Basta naggawa kayo ng sarili nyong account, nagpa-verify kayo ng documents nyo, I hope, ano, wala tong free natin makukuha. So, hintayin lang po natin yung final announcement on that. Okay, so, placing an order. So, one way of placing an order, nakita na natin kanina, yung quick placement ng order, no? Auto order. Yung click mo lang yung sell, click mo yung buy. Ito yung isa. I-open mo yung order window, pipili ka ng symbol, anong volume mo nagagamitin or lot size, magsiset ka ng stop loss price, take profit price, and anong type of execution. I-execute mo ba agad? Market execution yun. O later mo i-execute, pending order yun. Yan. Tapos, pipili ka kung sell ba yan o buy ang gusto mong positionan. Okay. So, this is making an order. Okay. Na-discuss na rin to, yung margin, kinukuha kasi yan sa balance mo, but kinukuha sa balance with some computation. At ang computation yan is volume or the lot size times the contract size, yung generic naman eh, 100,000. More often than not. No, 100,000 yun. Dollars. Then the leverage. Yun. The leverage. 1 is to 500. Pagka 1 is to 500, ang margin sa 0.01 ay 2. So, yung 2 na yun, yun yung ginagamit natin dun sa unit price. No? So, ang 1 unit is equivalent dun sa quote currency, di ba? Quote currency. Ay, kailangan mo ng 2. Kaya, ito ang babawasin sa'yo, which is the margin.
for every one unit ito, pero dahil ang need mo ay 2 based sa computation, no? 2 units nung base currency is equivalent to the code currency amount. At yan ang binabawas sa iyong balance para makaposition ka. So pag ang iyong balance ay 2.10 lang, hindi ka makakaposition. Dahil mas maliit yung balance mo sa required margin. Ayun, yun ang gamit nun. Okay? Yung free margin naman is the balance na magagamit para dun sa mga open positions mo. Kasi kada open position, pag yan ay nag-go against ang market sa'yo, nababawasan ang balance mo. So, dapat may enough money ka, yun yung free margin. Okay? Yun din ang ginagamit, free margin, yun din ang ginagamit na kapag ka may succeeding, i-open ka pa na position. Sa initial i-open mong position, sa balance niya titingnan. Pero sa succeeding, sa free margin niya, titingnan kung meron ka pa. So pag yung free margin mo ay negative na or less than na dun sa computed required margin, sorry, hindi ka mapapaposition. Okay. At kapag ka naubos ang iyong free margin at ang margin level percentage mo ay bumaba na to 30%. Yon, may tinatawag na stop out level. Ibig sabihin nun, tigil mo na ang iyong kahibangan. Ayaw mong umalis sa position mo, pero wala ka ng pag-asa. Ang system na mismo ang mag-close ng position mo. At ito ay walang pakiusapan. Pag inabot talaga yung 30%, yung margin level percentage, i-close niya yan. At will. Ano? At will. Ibig sabihin, the system itself will close your position. Kahit na konti na lang eh, sayang, nag-intay ka na lang sana ng konti. Hindi, wala, sorry. Hindi kaya ng iyong margin, hindi kaya ng iyong balance. Kaya, ang sinasabi nga, magkaroon tayo ng enough breathing space. Lakihan natin yung ating balance. At i-control natin ang ating pag-open ng position. I-control natin ang ating volume. Yun ang ating risk management, no? Sa volume. Huwag kang kumuha ng malalaking volume kasi malalaki ang kain niyan sa iyong balance. Ayun. At doon na nag-work yung ating stop loss para makaiwas tayo na maubos ang ating balance. Maglagay tayo ng hangganan, no? 11 years na tayo. Okay? Ayan. Sa mga nakakuha ng joke, thank you. Ayan. Yan ang gamit ng stop loss. At ang take profit ay ginagamit din kapag ayaw mong bantayan ng iyong position at gusto mo na kumita, makuha ng iyong profit. Ayan. Kung pupuntahan ng price. No? Kung pupuntahan ng market. Ayan. So once na pinuntahan niya ng market, automatic ginagawa yan ng system na i-stop ang losses mo. Stock market, hindi nangyayari yan. Sa Philippine stock market, hindi nangyayari yan. Para ikaw ay matigil, kailangan manually ka mag-cut ng losses mo para ikaw ay kumita, manually you take the profit. Yung kailangan gising ka, kailangan open ang market. At sabi nga ni Sir Aaron sa Webes, ito ay i-discuss niya ng Toro. Next. Yun. Yung tanong kanina, ano ang mark, ano ang price value ng mga pips? Ito na po. May relation siya sa lot size. So pag ang lot size mo ay 0.01, maliliit lang ang iyong dollar value. No? Kapag ka 1 pip lang ang movement, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3, yun lang iyong galawan doon. Pagka nag 10 pips na, 10 pips, $1. Yun.
10 pips, $1, 20 pips, $20 na yon. Yon. Kaya liitan mo lang yung volume, no? Liitan mo lang yung volume. Lalo na kung mababa ang balance mo. Imagine pagka ang iyong lot size ay 0.1, kada pip, kada galaw, $1 ang iyong kikitain, $1 din ang iyong potential losses. At meron pong binigay ang Tikmil na calculator, yan, www.tikmil.com/tools/forex-calculators. Diyan nyo po makikita ang mas detalyado. Yung nagtatanong po ng swap kanina, merong swap information po dyan sa calculator para malaman nyo kung anong swap equivalent kapag ikaw ay may ganitong lot size at ganitong mga prices ang iyong kinoconsider. Okay? Okay, so last 6 slides na siguro to. Yes, abot pa. Pending orders. Bakit tayo nagpe-pending order? Kasi nga, gumagamit tayo ng mga, for example, yung ating Fibonacci retracement. Sa ating Fibonacci retracement, meron tayong foreknowledge or foresight ng possible or potential reversal zones, right? Potential reversal zones. Dahil hindi pa nangyayari yun, potential pa lang siya. Dapat makapaglagay na tayo ng order doon ngayon pa lang. At yun ang ina-allow ng system, ng ating tool, ng MT4. At yun ang tinatawag na mga pending orders na buy stop and sell stop. Pag buy stop ang iyong pending order, ang context lang niyan, pataas ang price. At tuloy yung pang tataas ang price after nung ina-eye natin na position price. So, halimbawa, pataas ang price. No, pataas ang price. Pero alam natin, gusto nating pumosisyon pag na-reach niya na to. Kasi alam mo din na hindi pa pulido or hindi pa talaga decided ang market. Potentially, hindi decided ang market. Secondly, sa iyong Fibonacci retracement, no? Sa iyong Fibonacci retracement, yun ang ano eh, resistance area. Ayan. O sa iyong minark na support and resistance, ayan. Feeling mo o base analysis mo, babasagin yan eh. So, ibig sabihin, pagdating niya dyan, lalagpasan pa niya. Yun. Kaya tinawag siya na buy stop. Para siyang bus stop. Ano bang nangyayari sa mga bus stop? Pagdaan ng bus, sasakay ka sa station, sa bus stop. Pagsakay mo sa bus, kung saan ang destination niya, doon siya, nakasakay ka na. Yun ang context ng buy stop. Sa sell stop, similar. Pero ang direction, pababa. Yun. Dito mo gustong sumakay. So doon ka magbantay. Doon ka maglagay ng pending order na sell stop para pag dumaan siya doon at binasag niya, kasama ka na magpo-profit. Yun. Ang tanong, bakit di pa ako dito sumakay? Eh, support kasi yun eh. Anong pwede mangyari sa support? Mag-bounce. No. Ang gusto mo, pag lumampas. Ano? Pag lumampas. Yun. So, yun ang gamit ng pending orders, buy stop, and sell stop. At yun. Kailangan mo talaga dito ng order window. No? Hindi mo siya magagawa dun sa quick trading. Yan. So, papaltan mo lang yung type ng order into pending order. Tapos, pipili ka ng buy stop. Sasabihin mo saang price ka nag-aantay and then place. Dapat yung price mo ay mas mataas. Yan. So, ito yung screen. No? Ito yung jet graphic. Dapat mas mataas dun sa spread. Ayun sa ating bid and ask price. Ito yung bid and ask natin eh. Yun. So, dapat nandun siya sa taas. Pag ang nilagay mo dito na price ay nandito sa baba o nasa pagitan, hindi yan itatanggap. Hindi mo makiklik yung place order. Similarly, kapag sell stop naman, yun. Pag sell stop naman, pending order uli, pipiliin mo yung type ng pending order, yung price ay dapat mas mababa. Yun. Mas mababa. Pag yan ay nandito o nandito, hindi mo makiklik yung place order.
Okay, next. At ito ang isang graphical representation sa chart ng buy stop. So ang buy stop ay potential resistance. Yun, tama-tama ang sagot ko. Sir, sino nagtanong? Saan man, paano malalaman kung saan ilalagay ang buy stop? Siyempre, dun sa resistance area. Bakit resistance? Eh, di ba dapat ano, sell tayo dun? Minsan sell. Minsan nilalagpasan. O yun. Yun dun tayo sa pinipili natin yun dun sa nilalagpasan. So, technically, hindi naman talaga buong saktong resistance. Lalagpasan mo doon. So, ang buy stop mo ay mas mataas ng konti sa resistance level talaga. At aantayin mo na basagin yon at yun. Pag na-positionan ka na, pag tumaas yan, nagtuloy-tuloy tumaas, kumita ka. Okay. Ito rin yung sinasabi naman ni Sir Aaron last time. Yung, ano nga ba yun, sir? Resistance becomes support, RBS. Ayun, ang gagawin mo ay hintayin mo muna mag-retest. Yan. Hintayin mo muna mag-retest. Pag nag-retest, saka ka mag-buy. Ayun, saka ka mag-buy. So, ang buy stop ay more of aggressive. Tama ba? Nakuha natin. More of aggressive siya. Hindi na ako mag-aantay na mag-retest. Basta pag nilagpasan yan, sasakay na ako. E paano pag nag-retest? Eh di yun, pag nakita mo babalik siya, kunin mo na yung profit mo. Okay? Tama ba? Nakuha? Yun yung isang approach. Ang isang approach is, hintayin mo mag-retest, saka ka mag-buy. Ang approach na to na buy stop, sineset mo na agad. E di pag lumampas, nag-tick siya. Pag nakita mo nag-retrace, nagpo-pull back, oh, kunin mo na, take profit. Tama? So ito ay more of scalping, parang masasabi na parang sa scalping. Kasi nung nag-pick siya, oh, nung makita niya nag-red na, oh, kunin na niya profit. Ito na yung profit niya. No, hindi na niya inantay na mag-retest at saka uli umangat. So dalawang uri ng traders, parehong tama. Walang mali, no? Kapag ka ikaw ay nag-buy at ikaw ay nag-sell, tama ang iyong ginagawa unless maliin ka ng market. No? Yun lang yun. No? And that's how the trade goes. No? But gaya nga ng sinasabi natin, we fine-tune our skills para mas laging aayon sa atin ang market. The market is always right. No? The market is always right. So, sa sell stop, yan. Ito naman yung mga support area. So, nakita natin dito sa example na to, 1, 2 beses, pangatlong beses, hindi binasag ay malamang sa pang-apat naman. Diyos ko Lord, basagin mo na. So, pag nakita mo na yan, maglagay ka na ng sell stop. Ngayon, kung mag-retest yan, sa point na mag-retest siya, kunin mo yung profit mo. Tingnan mo kung babalikan niya. Dito, in this case kasi, halimbawa, yan, nag-green. Nag-green doon. O di, cut mo na. Kuha mo na yung profit. Tama? Eh kung lumampas ulit, yun, nag-ganon naman, isa, dalawa, pangatlo. O, may sell stop ka uli dito. O, tapos dire-diretso. O, di ba? Yun. It's just an approach. Tama. Sorry, sir. Time na. Last 2 slides na lang to, sir. Sell limit and buy limit. Oh, ito naman yung kabaligtaran ng buy stop and sell stop. Ito yung approach na magre-reverse dun sa tinitingnan nating price. Ayan. Siguro dapat pala ito yung nauna kong diniscuss na. Ito yung mas related. So, ganun pa rin. Pending order, pipiliin mo yung sell limit or ang sell limit of course ay nasa taas. Gawa ng sell. Nasa taas yan. Nasa taas na price. Yun namang buy limit, no? Nasa baba yun. Nasa baba. At ano ang i-expect mo? Pag sell limit, pag taas niya doon, bababa siya.
Pag by limit, pagbaba niya doon, aangat siya. Yon, nakaabang ka na. Yan. Huli ka, sakay ako. Huli ka, sakay ako. Kikita. Malinaw po ba? Yun lang ang gamit nung by limit at saka sell limit. So ito yung sa example. So dito, na-analyze mo na ito ay potential resistance zone. No? Resistance zone. Bakit siya resistance? Kasi dito ay support na na-break, binalikan, 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 hindi mabasag. Yan. Siguro, matigas talaga. Kaya ang gagawin mo, pagbalik niya doon. So, babalik na. Ito na yun. Babalik na. Pagbalik niya doon. Magsisell ako. Kaya may sell limit. Yun. So, pag sell mo dito, yun. Happy face. Kasi, nag-reverse siya. Okay? Sa buy limit naman, so, para siyang support, no? Ilang beses binalikan. So, ito, binalikan uli. Umangat na. Nako, babalik na naman. Malamang babalik yan uli dyan. So, gagawin ko, magbabay ako dyan. Para pagbalik niya, at umangat siya, yun, dun ka kumita. Malinaw po. So, yun ang gamit ng buy limit at saka sell limit. Okay. So, in summary, as a trading approach, ito ang ating mga posibleng gawin. No? We buy on break of resistance. Kaya yun, buy stop. Break. Pag binrake yung resistance, nilagpasan yung resistance, kaya buy stop. We sell on break of support. Yan. Pag nilagpasan yung support area, sell tayo doon. We buy on bounce at support, kaya buy limit, and we sell on rejection or reversal sa resistance, kaya sell limit. Ang support and resistance can be identified using your own inspection. The more candlestick touches yung ating support line or resistance line, the better. Pwede kang gumamit ng Fibonacci retracement with extension at pwede tayong gumamit ng trend lines at yung ating indicator na PTLI. Much better tayo ay merong nakitang trend sa higher time frames and kung may presence ng bullish and bearish divergence. So pag yan ay nakita mo na bullish divergence, buy ka dyan. Tapos sinamahan pa na support area yon, yon. Sinamahan pa na Fibonacci retracement level yon yung nakita mo na kung saan may bearish may bullish yon. So the more na magkakasama may sinasabi, the more na matibay ang ating interpretation. Okay. Yeah. So thank you po. Yun lang ang ating discussion. Kung may tanong po tayo, pwede tayong mag-direct. Unang-una, direct question po natin kay Miss Kathleen, kay Ma'am Sally, sa amin, na ng mga nandito, kay Sir Alvin, sa mga IBs. No? Yan. Thank you po, Ma'am Sally. Ito po. Siguro mga questions na lang, no? Alin ba yung hindi ko nasagot? Sige po, tanong lang po kayo dun sa mga may mga questions pa. Ayan, para masagot po ni Alvin, Pastor Shem. Ay, hindi. Iba pala. Sige. Meron po ba slippage pag pending order? Meron din. Basta ang market ay highly volatile. Yes. Kasi nga yung galawan, meron talaga yan. No? Ano pa ba? I-add ko lang din, Pastor Shem, no? Yung slippage, guys, it's normal, no? Pero sabi nga, due to the high volatility nung ating market, lalo na pag may mga high impact news. So, as part of your risk management, it's up to you if you are going to trade during the high impact news or
not to trade kasi nga sabi, 'di ba, na not trading or no trading or not jumping in the market is also a trading strategy. That's what you call risk management. Pero kung alam nyo naman kaya nyong tanggapin kung ano man yung mangyayaring volatility sa market, especially if malaki naman po yung capital natin, well, okay lang naman din po yun. But make sure na meron po tayong, sabi ko nga, right capital, and then if you put tawag dito stop loss sa mga trades ninyo, that's also advisable. Pero yung iba po, honestly, no, minsan may mga experienced trader na pagka may mga high impact news katulad ng non-farm payroll, hindi po sila nagde-trade kasi ayaw po nila na mas maratel pa sila or mas ano, imbis na nag enjoy sila dun sa mga trading days nila ng Monday to Thursday, pagdating sa Friday, gusto nila mag-happy-happy lang sila. Pero yung iba naman, gusto nila mag-participate and to feel kung ano po talaga yung sabi nga, roller coaster ride emotions during non-farm payroll or during high-impact news volatility. So, yun po. Ang atin lang is make sure, guys, na pagka may mga slippage, it's just but normal, pero wag yung naman pong parate. Kasi sabi ko nga, ang slippage only happens kapag may high-impact news po talaga. Fundamentals po talaga ang nagkakaroon lang ng slippage. Pero on a normal or regular day, dapat wala po. Pagka meron po at madalas ang slippage, mag-isip na kayo. No, so it's also a one strategy ng mga market maker brokers. Kung na-discuss po yan most likely nung first day natin or nung beginner's training. So I hope you guys will understand kung bakit nagkakaroon ng slippage, okay? So, meron pa pong tanong? May apo, yung sa paano daw maglagay ng stochastic oscillator. So dun sa atin pong ma'am sali na indicators folder ay may mga custom indicate, may mga provided indicators ang MT4 as you install. Pero gaya nga na sabi ko kanina, pwede kang mag-create ng sarili mong custom indicator. So in this case, yung stochastic oscillator po ay custom, but ang basic function pa rin niya ay nandun. At para magamit mo siya, para malagay mo yung mga parameters, i-click mo siya, yung indicator, click and drag and drop. Yun. Pag drop mo doon, ay lalabas ang window na kung saan pwede mo siyang i-customize based sa available customizations na meron tayo. So doon sa input, doon mo po gagamitin yung 2133. Yun. At kung hindi, wala pa nga sa itong custom indicator na to, lalagyan mo ng levels, mag-add ka lang. Ayan, no? Kasi sa normal ay dalawa lang yata, 80 at saka 20 ang meron. So para madagay mo yung 10, yung 40, 50 at 60, mag-add ka lang. Click mo lang yung add. Pagka okay ka na, pati yung color, single color, ma-define mo dito, i-okay mo lang. Tapos, bahala na si MT4 na i-place yung stochastic oscillator na may parameters na 2133. Okay. So, I hope fully na ano. Paano po tamang paglalagay ng FIB? Ayan. Paglalagay ng FIB, dito po sa ating chart na nakikita nyo. Ayan. Inspection lang po talaga. Inspections. So, kailangan mo na mag-zoom out para makita mo kung nasaan ang peaks and low. Yun lang naman kasi pagkukunikin mo po eh. Peaks and lows. Meron dito sa toolbar, yan, ito yung readily available Fibonacci retracement. Yan, ito po. The Fibonacci retracement. So, sa inspection na to, ito yung peak. Bumaba siya doon. Ayun. Doon natin, yun na yun, may Fibonacci retracement ka na. For that part, for another one, ito. Ayan. This another one. Okay, at kung makikita mo, no, kung makikita mo, nung pinlat natin to, nagkaroon ng mga overlap. No? Nagkaroon ng mga overlap. Ito yun, no? Isa to sa mga overlap. Isa yan sa mga overlap. Pagka inaral mo yan, no?
makikita mo, yan yung mga pinupuntahan na price. Yan o, kita mo, resistance siya. Support siya dito, na na-break. Ayan. So, may sinasabi bawat hila mo nung iyong indicator, nung Fibonacci retracement. Lalo na pagka inalagay mo yung sa higher time frame, no? Nilagay mo sa higher time frame. Oh. Inspection lang talaga kung nasaan ang high and low. So, ito yung peak. Ito yung low ngayon, currently. Ayan. Bawasan natin ng dami. Fibo. Delete. Simulan natin yung ibang Fibo. Ayan. So, yun ang currently high sa H1, ano, H1 time frame. Ito yung low. So, yan ang iyong decision making na gagawin. Or, kung gusto mo naman na from the past gagamitin. So, ito yung lowest point. Ito yung peak. Yan. Dito ka naman makakapag-decide. Tanggalin ko muna ito, ah. Kung ano yung mangyayari sa future. Yan. So, kita nyo? Dito tayo humila. Pero, yung mga lines ni Fibonacci, doon bumabagsak. No? Saya, di ba? Okay, siguro yun na lang muna. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Actually, nag-i-enjoy po sila, Pastor, kasi alam naman natin na may mga bago po at experience na rin tayong trader na kasama, but they are not using that particular indicator. Especially po yung ating PTLI or yung trend line, yung ating customized, no, customized indicator. May mga nagtatanong at interested, no, pero we haven't released any information about this po kasi this is exclusive for Tikmil. And to be honest, wala pong bayad to, no, pero may certain deposits lang pong requirement para po makasama sa isang group na magiging free yung ating indicator. So ang maganda lang po noon, yun nga, less na yung analysis, but and at the same time sumusunod po talaga siya doon sa katulad kanina, 'di ba, nakita naman natin sa 1 minute, sumusunod siya doon sa magiging appearance nung susunod na candlestick or future candlestick. So at least you have at least an idea kung pwede na kayo mag-buy or mag-sell on a higher time frame naman. Okay? So just ano po, and wait for the announcement. Alam ko naman si Pastor Shem din yung nag-a-announce niyan. Ay bigyan lang po natin ng mga parameters at saka sabi nga ni Pastor is dynamics kung paano natin siya i-implement. But I hope you guys are interested and join us, no, pagka na-release na po nila to ng group nila actually. Kasi this will be available also sa intensive training program na meron po sila. So sa group ng grupo po ng mga IBs po yan. Okay? So guys, wala na po tayong tanong. So far, wala na. And again, alam na natin, you know the drill. Please send your email addresses po sa chat box para po mabigyan kayo ng recording ng webinar na to. Again, please do chat your email addresses po sa chat box para mapakapakasend kami ng mga recordings. Yung mga wala pa pong verified account sa Tikmil, I'm sorry po, register lang po kayo. Hindi naman po mahirap yung registration. Minsan nga po, 24 hours as long as kumpleto po yung documents. Ano po yung documents natin? Valid ID at proof of address or billing statement. Pinakamabilis po is barangay clearance. Okay? Pag ang barangay clearance may nakalagay na square box para sa or box para sa photo, please lagyan nyo po ano para wala na tayong hindi na tayong ma-question ng back office na nagre-review. All right? So again, may mga reminders pa ba tayo na dapat i-inform sila so far? Driver's license is considered as a valid ID po. Ayan. Okay? So guys, again, maraming salamat and I hope na ma-share po natin sa iba yung ating natutunan ngayon and yun po talaga yung ating mission and vision na ma-share at matutunan din po ng iba yung ating pinag-aaralan at natutunan sa mga webinars na ibinibigay po ng libre ng Tikmil. Okay, so ngayon guys, I will also invite you tomorrow, no? Meron tayong webinar ulit. Si Sir Aaron naman ulit ang ating speaker. Is that fundamental analysis, Sir Aaron? For tomorrow?
Ma'am, ako po rin. Ako rin po. Si Pastor pala, tama-tama. Pastor Shempal tomorrow. So, fundamental Apo. analysis naman tayo. So, Apo. please invite your friends, Apo. guys, para makapag-attend nitong fundamental analysis. Remember, sinabi po natin kanina, fundamental analysis po yung mas malakas na reason or ang malaking reason para po gumalaw ang market. Sa technical analysis, just the normal day or regular day kung sinasabi na tinatawag natin, no? Na available yung mga indicators na yan. Pero pagka yung fundamentals na po, wala pong, ano yan, hindi po niya nire-respeto yung lahat ng indicators na ginagamit natin. So, kapag fundamental analysis, guys, it's more on what? News na sinasabi, and at the same time, kung paano mo i-analyze yung news pa doon sa chart mo. Kung paano mo may re-reflect yung news na yon papunta doon sa chart nyo. So yun po ituturo sa atin ni Pastor Shem tomorrow. Okay? So guys, nakalagay na lahat yung mga email addresses nyo para makopy natin. Ayan. So maraming salamat ulit sa inyo, and I hope you guys will attend tomorrow. So we end the webinar na. Pastor Shem, I request for you to pray. Thank you. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa mga natutunan namin na karunungan patungkol dito sa Forex trading, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong i-refine ang aming natutunan, at kami, Panginoon, ay ma-prepare sa isang bagay na to na alam namin makakatulong sa amin at makakapagbigay, Panginoon, ng mga katugunan sa mga bagay na pinapangarap namin, Panginoon, diyan. At patuloy namin dalangin, Lord, ang Tikmil, ang si Ma'am Sally, ang business na to ay magpatuloy, ang partnership na magkakaroon kami at meron kami ay pagpalain mo nga po, Panginoon. At nawa, Lord, lahat ng dumalo ngayon ay ibalik mo, Panginoon, bukas para sa panibago na namang kaalaman, fundamental analysis, Panginoon God, at magagamit namin, Panginoon, upang higit na matutunan namin ang mechanics, dynamics ng forex trading, Panginoon. Sa iyo namin pinabalik lahat ng papuri, pagpalain mo nga po ang bawat isa, bigyan ng kalakasan, bigyan ng kapahingahan, muli, Panginoon God, na panibagong araw ang ipagkaloob mo sa amin, at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa encounter na to sa knowledge ng forex trading. Muli, Lord, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong bugtong na anak. Amen. 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 Ayan, maraming salamat ulit, Pastor, sa ating prayer or ating closing prayer. Maraming salamat sa pag-attend, and we hope na marami po tayong natutunan ngayong gabi. Again, see you tomorrow po, and enjoy your dinner and your time with your family. Maraming salamat po ulit. God bless you guys. Ayan, nakuha ko na po yung mga email addresses nyo. We will send you the recording as long as you have a registered account po or verified account sa Tikmil. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye.